tapos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isang malaking bakbakan, si Kate papasok dito, si Fina babawasan na. Pero Brand Esports will malaban pa. That's gonna be a kill for Baxia. Flap TZ dun sa likod, si Ribo as well. Maybe ang yung target nila dito, Black Dragon Form. Ito na si D. That's gonna be kill for Ribo. Dalawa na wala sa Burmese Goose, isa lang para sa Brand Esports. Flap TZ lumalaban pa, ginagamit ang Shield Unity para makatakas. Pero andun na nga ang Burmese Goose. As Flap TZ and Brand Esports, pinufocus nila yung pagong. Sino makakuha dito? Saan makakuha ng Brand? Retribution secured by Flap TZ. The Fatal Links ang ginamit na nga ni Lusty dito at si Carl TZ nakaka-free hit, pero masaya na dyan ang Brand Esports. Nahuli din sa taas si Lusty, pero don't worry, Carl TZ, one half of the TZ Brothers, buhay pa dito at nakaka-farm. And again, Kuya Rob, remind lang natin ang mga viewers natin, late game lineup tayo, tingnan mo nga yung damage na nilalabas si Carl TZ. Huli si Ruby! Sports. Find the right trade-off. Kailangan, hindi sila naiisa-isa eh. Katulad ng nangyari kanina kay Lusty, wherein na-ejector sa Don and Apollos. But now, the Imperial Justice ang ginamit dito, pero lumalaban ng Brand Esports sa shutdown para kay Carl TZ. Si Carl TZ buhay pa rin. Tingnan mo! The Wonder Kid! Inahabol dito si Maybe. Mapipitas pa siya, pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. Okay lang yan. Hindi na kailangan natin habulin. And Brand, mainit pa yung daliri dito ng Brand Esports as yung unang lord ng laro natin. Tingnan natin kung makakontest dito ang Burmese Goose. Ito na ang Dragon. Brand Esports, susubukan nila kunin yung Lord. Nire-reset pa, pero si Maybe na-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Free hit nga lang siya ni Carl TZ. And yung Blazing Duet Ace double kill para kay Carl TZ. And I think, Kuya Rob, this is an easy Lord for the TZ Brothers. Yes, totoong easy Lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Goose. And let alone, sinubukan pa nga nila talagang steals 5,000. The map control is all about Brand Esports and Carl TZ getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. Ito na si D. Papasok na yung hipon ng Burmese Goose, pero saan lilipad yan? At Brand Esports, tignan mo na yung damage. Nakaka-free dito si Carl TZ. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the Winter Truncheon committed by Ripo. D is gonna be next. And Brand Esports, Pilipinas, lumalaban dito sa game number 1. As dalawa ang nawala. And yun nga si Alice. Meron tayong a Claude, as Brand Esports lumalapit dito, mukhang may bakbakan. Si Flat TZ ang mahuhuli. Si D na sa zone out, pero ito na yung Brand, walang takot. D naka Black Dragon form, pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa Brand Esports. Mountain Shocker ginamit dito ng Burmese Goose, as Brand Esports lumalaban pa rin. There goes the Fatal Links na ginamit na, maybe could be up next. Mega kill para kay Ripo, mega kill para kay Carl TZ, at tatlo ang nawala sa Burmese Goose. Ang Brand Esports, and as per Carl TZ dito already hitting level 4, I may say, baka mahirapang i-contest dito ang Burmese Goose. Di pa naman level 4 yung mga tank natin dito. Posible, pero mukhang malabo na ma-steal pa tong turtle sa Brand Esports. And yun na nga, nakuha na nga dito ni Carl TZ. Masaya na dito ang Brand Esports. Pero sabi dito ni Fla, parang gusto ko ng isang kill. Na-force out nila yung sa mga teams na pag may momentum sila, grabe. Ang hirap nila mahinto dito. Carl TZ nag-charge up ng damage. Maybe nag-zone out. Meron na yung Fatal Links ginamit niya para kay Flap TZ, pero isa lang ang nahuli niya. Si Lusty nandun sa likod. Si Ruby D naman ang mahuhuli dito. Ruby double D ang nahuli, and he goes down. 3 kills para sa Brand Esports. Maybe ba nga double kill para kay Ribo. Si D nag-dragon form, pero hipon pa yung dragon niya. Lumilipad, pero walang magawa. Buti ka na nga maabisal arrow dito ni Ace. At si Few lumalaban. Si Ace, yung aso, boom! Sa pool, sa muka. Si pinokus doon ng mga members ng Brand Esports while Lusty is just zoning out the members of Burmese Goose. So ngayon, tingnan mo na yan. Ganda ng Lusty. Ganda ng Lusty. Okay, makaumbo ka. Kahit burst down, wala. Wala magawa. Maybe nasunog doon. Kahit na nga nawambo-kombo sila, double kill dito para kay Carl TZ. And a kill for Flap TZ. Pare, yun? Kombohan nyo kami, ano magagawa nyo? Ruby dito, susubukan niya pangkatakas dito, makakatakas siya. Nang labasan doon yung Roger, and from there at yung pana tumama doon kay Ruby DD, bawas na naman ng isang miyembro dito ang Burmese Goose. They see me rolling, they hating, nawawala na dito ang Burmese Goose. Double kill kay Carl TZ! Ganun lang, simple lang, binasic lang.
Carl! Baka Carl Tizzy yan! Si Kid! Ito ng Brand Esports. Hindi pa nga napitas dito ng Burmese Goose si Carl Tizzy. And balikan natin yung play na yun na sinubukan mag-wombo-combo ng Burmese Goose dahil sa paghinto ng life regen dito ng isang box na nahirapan dito si Ace, si Maybe, nasunugan na nga si D papasok. Ano ginawa-gawa ng dragon dyan sa likod? Ano magagawa mo dyan? Napitas pa nga 7-0-5 godlike for Carl Tizzy. The wombo-combo. San na nga Burmese Goose? Brand Esports, look at the lead! 25k dominating grand finals na nga to Burmese Goose. Pain goes down at dalawa na lang ang naiiwan dito for Burmese Goose for their towers. They're gonna try to defend. Ruby DD, eto naman si D. Lumilipat na naman dito yung hipon pero hindi makakanakap dito. Tingnan mo si Carl Tizzy, free hit lang. Isang basic na traceless lang. I-basic attack lang yan. Mega kill pa. Alala, yun lang talaga yung nature ng lineup nila eh. Oo eh. Pero si Maybe rito, ah, delikado as Clap Tizzy hit on him. Pero may flicker out pa yon Kuya Reptar. But si Kid dito, level 4 na ngayon. Ay! Tumama yung Jit Kundu on 2. Pero mahuhuli. Oh, first blood! Double kill! Carl Tizzy with the double kill. Getting two members. Pero may comeback yon dahil yung Vision Chief nabawi it. But still, Carl Tizzy winning against the... So nga yung damage ng Burmese Goose dito. Pero sa gitna, merong bakbakan dito. Si Lasty ang mauhuli. Carl Tizzy and Few, mukhang lalaban sila. Phantom Execution, pero mahuli dito si Carl and si Few. Pero si Maybe ang nakatapitas ng Bren. Mega kill for Carl Tizzy. Oh. Gusto ko lang i-point out, dalawang marksman pa rin to. Alam natin that this could scale up into something during the late game. And Bren Esports, kailangan nilang i-apply pa yung pressure ng mas matindi. Oh, masyadong asim naman yung malagayan mo dyan, Kid. Unstoppable si Carl Tizzy, 5-0-3. Andito na si Ribo. Si Ribo naka-farsa, naulan na ng Feathered Airstrike. Ruby DD with the knockup. Saan ka pumunta? Ruby Double D. Yun, nahabol ka na. Subukan mo. Monster kill 6-0-3 kung si Carl Tizzy idol. Tanong split push nila dun sa bottom lane. Again, Ribo, ginagawa niya lang ang trabaho niya, which is to split push Carl Tizzy under the tower. There goes the Thorn Throws and the godlike for Carl Tizzy. 7-0-3 Burmese Goose. Ano ba yan? Nakita na nga ng RRQ OC eh, natikman na nila yung Lancelot ni Carl Tizzy. Gusto niya ba? 8-0-3 na nga. As Few Guide goes in with the Imperial Justice and Bren Esports with the signature Lancelot Carl Tizzy. Mag-ipon na kayo ng diamond. Siguradong ako magiging skin yan. Back. And si Lusty ay makakatakas dito so wala pang kill nakikita. Many of these two teams, Carl Tizzy, pinaparin di pa si D! First blood for Carl Tizzy! And have this execute. Look at Flat Tizzy dodging two skills coming from the Burmese Ghoul. Sino ba ang ma-e-ghoul? And that's gonna be the Burmese Python. Dahil sa gitna, it's gonna be Few ang mawawala. Pero hindi, dahil may brilliant sa doon! Brilliant play there by Bren Esports. Pero pumasok yung Owiki Shadow Kill dito ng Ace. And here comes Burmese Ghouls now with a play. 2-for-1, 1-for-1 trade. Actually, anong nangyari? Lusty and Carl Tizzy, kailangan nila mag-ingat. And dito si Kid para sa cutoff. And there goes Kid with the stun. Lusty with the stun, I mean, si Kid really low. Ginamit pa ng sticker. Baka ma-ultimate ka pa. Sticker pa, Lods. Talaga? Kala mo, champion ka na. Hindi pa tapos ang Bren. Hindi na nga yun. As Carl Tizzy is gonna back away, marireset ngayon dito ang turtle. Kailangan lang nilang hintayin matapos dito yung Black Dragon ni Ruby DD at yun na nga yun. Pero sinusubukan naman ngayon dito ng Burmese Goose na kunin yung Lord or rather yung turtle doon sa may bandang likod. Pero si Carl Tizzy, they're going in ngayon dito as Bren Esports trying to contest here the turtle. Nareset na naman yun mga kaibigan dahil sa may bandang likod. Mababakay si Kid! And there goes the damage coming out from Bren Esports. Nandito na kayong Feather Airstrike pwede yung turtle napunta dito sa Burmese Goose. Dalawa na wala sa Burmese. Lumalaban pa dito ang Burmese, ang Bren Esports. Ruby DD, nakapitas ng isa. Pero that's gonna be a 3-for-1 trade. Oh! The Shadow Kill is not enough. That's gonna be 4 kills. Killing spree. Bren Esports, andito pa rin sila. Lumalaban pa rin sila. Ito, ngayon sa Bren Esports. But Ace trying to take a tower in here. But Ribo is going for the minion wave clear. Pero mabubuhay kaya siya dito. Ang sagot ay Carl hindi. Tizzy. Dahil si Carl Tizzy naman ang with babawi para kay Ribo. Torn apart memory. And ito naman ang Tizzy Brothers. Susubukan nila ikambakan dito para sa Bren Esports, para sa Pilipinas. And that's gonna be Ace taking a lot of damage. And si, tignan mo nga, wala nang damage yung Natalia. The Tizzy Brother Connection double kill
for Carl TZ! Threat of comeback from Burmese goal. Pinoprovide yan ni Kid. He's actually waiting for the right moment, especially pag nagbaback na ngayon dito yung Brand Esports. Black TC might actually get picked off dito. Ang tanong, kaya ba nila? This is a 3v1 matchup! Got TZ! Benedetta is not dying at mukhang ang Burmese goal pa ang mawawala. Egol talaga! Ito na ang Bren Esports. They smell blood. They see an opportunity. Ace ganapit yung shadow kill to do the damage pero kulang na siya. That's gonna be a kill for FlapTZ. Sila siya nga yung dapat ma-fake off ng Burmese goal pero buhay pa siya dito. Hindi natakbuhan niya dito. And the Electo! Final blow! Nakatakas pa si Flap and si RubyDD makakakain ng damage. Godlike for CarlTZ. As Bren Esports are still hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Ghouls. Sa gitna, so CarlTZ and Lusty, hindi ata sila makakontest pero hindi pa masyado naumpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, pero nanoneutralize lang yon dahil si Ribo doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si FlapTZ, under 3 members dito ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yung C-Battle ni Lusty! Pero nilapagan ng King's Calling pero baliwala lang yun. Double kill! That was a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata at yun ay si RubyDD. But the Wild Charge will be enough to kill doon si Few pero may comeback kill. Yon, dahil si CarlTZ will be killing RubyDD. Last team nagposition na spot out dito si Mincitar, kinombohan, and here comes CarlTZ with a blazing duet! And nakakuha ng isa ang Bren. Invade na ang Bren Esports sa jungle ng Burmese Ghouls. Si Grock na sa top lane para makasplit push lang. Pero ito na ang Bren. Sila ang lamang. Kulang dito si D. Kulang si dito sila ng damage. Si Lusty with a knock-up. Si RubyDD ang disipa. Maybe as well. Si Flap masyadong malalim. Pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni FlapTZ para sa Bren Esports. Lusty with the cake. FlapTZ na wala. Si CarlTZ ang naking calling dito. But the blazing duet is there. Papasok si CarlTZ with the BMI. And si Kid ang mauwalin ni Carl. Bumalik si Carl. Ito si RubyDD. Mauuli si RubyDD. Dalawa ang nawala sa Burmese Ghouls. Lord na, inumpisahan dito ni CarlTZ. Back siya, nasa likod. Magka-cut off ata dito si Flap. And the positioning of Bren Esports, lamang sila dito. Hindi masyadong makalapit ang mga member ng Burmese Ghouls. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si RubyDD and Bren Esports, the discipline. Ni-reset nila yung Lord, hindi pa sila. Pero si Carl, hinahabol si RubyDD. He smells blood, he smells a kill. Tignan mo naman, nasusunog dito. Thumbs up! Galing kay CarlTZ. Buhay pa naman dito ang Bren. Mega kill for Carl. And lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight. Pero a Lord fight, pero si Lusty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para Bren Esports blood. Blazing duet! Yan tsaka yung Zaban Force. Unstoppable! Oh my God! Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. Apat na! Double kill kay Ribo! Zaban Force with a chrono dash. Ano ngayon? Pupipili pa kayo ng Mincitar pero wala lang namang nagagawa yon dahil pumapalagpalag na ngayon dito ang mga member of Bren Esports. CarlTZ blazing duet! Diretso sa likod! Nahuli to si Kid! Monster kill for CarlTZ! Bren Esports, hindi kinukuha nila yung mga tore dito. Bottom tower, ano wala na para sa Burmese Ghouls. Ultimate sa kanila kumita. Si Fio, ano po first stand. Si D sa likod. Pero ito, si Ribo. Si Kuya mo, Ribo. With the Zaman Force. Fio, Lusty, and CarlTZ sa likod. That's gonna be a 2-for-1 trade. Godlike, CarlTZ. Yung big duet. CarlTZ, double kill. BMI. Ito na ata. Pilipinas. Bren Esports. Ang inyong